Hi mga karag-karag, welcome back to my vlog. Sa magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na ang mga latest na mga pachika, mga pa-issue ngayon na pinag-uusapan ng ating mga kapitbahay ng taga Black Hole tungkol nga sa sexualidad ni Michelle D. Dahil kung matandaan nyo, no, nakaraang araw nag-post sa kanyang IG story si Michelle D ng Rainbow Flag na kung saan din napa-question sila kung ano nga ba ang tunay na katauhan or sexualidad ni Michelle D, mga karag-karag. So base din sa interview na napanood ko, sa kanyang ano revelation kung anong ibig sabihin sa kanyang rainbow flag na shinare niya sa kanyang IG story, pakinggan niyo ito. I saw you tweet, Michelle, the LGBTQIA+ flag. What was that calling for? Well, I've always been an advocate for autism awareness, mental health, and the LGBT community. There is some noise around social media right now, so I just wanted to stand firm with my ground and show everybody in the LGBT community that I stand with them and I am an ally for them as well. Nagrag, narinig na ninyo ang revelasyon ni Michelle D kung ano, kung bakit siya nag-post ng ano, rainbow flag sa kanyang IG story, at sabi nga ng mga taga Black Hole na kung saan another ano Beatrice Luigi Gomez na naman daw ang ipapadala ng Pilipinas sa Miss Universe 2023. So kinabahan sila na baka makapasok na naman daw ang Pilipinas sa highest placement sa taon na to dahil ano ka kapareha daw ng ano sexualidad ni ano Beatrice Luigi Gomez si Michelle D. So para naman sa akin mga karkarag, why not? Kung mag-perform naman ang bongga si Michelle D sa darating na laban niya sa Miss Universe 2023, kayang-kaya naman siguro umarangkada ni Michelle D, di ba? Hindi na nga Detective Conan bitaw sa social media yung mga lumang picture ni Michelle D sa kanyang kabataan. Hala ka, hinalungkat at pinost talaga sa social media para siraan at ano, gawa ng hindi maganda yung laban ni Michelle D sa Miss Universe 2023. At ito pag makarating to sa ano kabilang ano barangay sa taga Tacos at taga Milky Way, may barahan na naman silang ano ipopost sa social media na para pagtawanan at para laitin yung kandidata natin, o di ba? Nakakasad lang talaga dahil ano kapwa Pilipino talaga natin yung gumawa bitaw nito na hinanap talaga yung mga lumang picture ni Michelle D tapos pinagkakalat na ito yung pambato namin sa ano sa Miss Universe 2023. Ito siya, ganito siya ka ano, o di ba? Parang ha, hindi ko na lang ilagay dito yung picture mga karag-karag para hindi lalong kumalat, di ba? Kung makikita ninyo sa social media na ko, tingnan niyo doon sa kabataan ni Michelle D yung may kasama siyang babae na very sweet sila tingnan, na yun nga yun napakumpirma na ano tibo daw talaga si Michelle D. Nakakaloka oy. So isa lang yung masasabi ko sa laban na to ni Michelle D mga karag-karag, haano pa rin, kakapit pa rin ako na hindi tayo mailtukuyo. Sa ang lakas kasi ng advocacy talaga ni Michelle D. Kung napanood niyo yung ano niya interview niya sa Kapuso Mo Jessica Soho, napanood ko siya mga karag-karag, nanimbaut jud ang akong balahibo. 'Di ba doon sa kanyang long life advocacy tungkol nga sa autism, yung lalo na yung dalawa niyang kapatid, kung bakit talaga pinost nila yung advokasya na to noon pa at maging hanggang ngayon, andyan pa rin yung advokasya ni Michelle D. So isa talaga to sa maging lucky charm ni Michelle D sa kanyang laban sa Miss Universe 2023 na hindi tayo mailtukoy yung mga karag-karag. Kung sabihin nilang ano, matatalo si Michelle D sa Miss Universe 2023 at mailtukoy tayo, para sa akin napaka-imposibleng mailtukoy tayo kasi ang lakas talaga ng advokasya ni Michelle D mga karag-karag. Yun yung pinanghahawakan ko at doon ako kakapit sa advokasya ni Michelle D. At kung pagdating na naman sa pagandahan, hindi man ganun kalakas yung aura na pagiging beauty ni Michelle D dahil hindi nga siya ano mistisa na gaya ng mga pinapadala nating kandidata noon, di ba? So, lilitaw at arangkada pa rin yung pagiging oriental beauty niya. So, doon at kung tindig naman yung labanan, may laban naman talaga yung kandidata natin. Hindi naman yan patatalo sa height. Hindi siya matatabunan sa height kasi kung itabi siya sa mga kawayan na mga ano, Latina, kaya naman din makipagkawayan sa tangkad ni Michelle D at ang haba pa ng mga bias, di ba? So, hindi pa rin tayo mahuhuli. Kung kudaan ang labanan, ako, kayang-kaya din ni Michelle D na lumunok ng ano, buong stereo sa El Salvador. So, umasa pa rin ako at kayang-kaya ng kandidata natin na ano, ibalik ang Pilipinas sa placement sa Miss Universe 2023. At doon, tara na lang natin yung kandidata natin, no? Bilang Pilipino ba? Yan ang mga karag-karag, ano yung masasabi ninyo tungkol sa pag-question nila sa sexualidad ni Michelle D sa kanyang laban sa Miss Universe 2023. At kung napanood nyo ang ano, KMG ni Michelle D mga karag-karag, ano yung magiging komento nyo tungkol sa kanyang advokasya? Isa rin ba kayo sa naniniwala na ito yung magiging lucky charm ng Pilipinas sa darating na laban niya sa El Salvador na hindi tayo mailtukuyo?
At mag-ingay tayo sa comment section mga karagarag. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-pagod vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel Karagan Karag, ang babaeng lagi na karagarag. And see you in my next vlog.